Shout out kay Roger Mungkal at belated happy birthday sa kanyang mother na si Jocelyn Mungkal. Shout out din kay Rafkin Catalan, Rico Serenado, Ron Manubay, Cyril Bantula, Ruben Amarga, Romano Javier, Aaron Pogi, Mark Joseph Vital, Ricardo Robles, Ramon Caboral, John Paul Goza, Rudy Labarda, Salvador Laiga, Delon Saldo, Renjan Rubio, Ray Nalik, Jeffy Jan Resultay, Tirso de los Reyes, Dede Guzman, Sniper Lem, Janet Kadag, Edito Kalagi, William Pabarate, Lolito Kakayan, Ricky Caridad, Anthony Fidelus, Roman Agustin, Rodolfo Placido Tulu II, Christian Arahan at sa kanyang mga anak na si Gabby, Gwen and Jean Mark. Okay, medyo good news naman para kay Calvin Abueva. Si The Beast ay sumasama na ngayon sa practice ng Phoenix Fuel Masters. Tatlong araw na nagpa-practice ng mga PBA teams at ayon sa mga reports, si Abueva ay kasama na sa practice ng Phoenix. Hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag si Commissioner Willie Marshall kung kailan babalik si Abueva. Ang huli pa niyang sinabi ay meron pa rin daw proseso na pinagdadaanan ito. Pero ayon sa mga reports, si Abueva ngayon ay umaatenda ng practice ng Phoenix. So ang ibig niya sabihin, mukhang kumpiyansa na si The Beast at pati na rin ang management ng Phoenix na sooner than later ay may babalik na rin ito sa PBA. Maraming mga fans, hindi lang ng Phoenix at hindi lang ni Abueva, kung hindi maski yung fans ng ibang team, ay gusto na rin makita si Abueva na makabalik sa PBA. Ang tagal na ng suspension nito at yung mga pagkakamali na nagawa niya ay siguro naman ay napagbayaran na niya at siguro naman ay natuto na rin si Abueva na hindi na ito uulitin. Sa ngayon, iintayin pa natin ang official na pahayag ng PBA Board of Governors at ng Commissioner. Pero kung ang Phoenix Fuel Masters ay nagagawa na mag-practice ng kasama si Abueva, mukhang kumpiyansa na sila na makakabalik na si Abueva at official announcement na lang ang iintayin. Of course, huwag natin pangunahan ng PBA, kaya intayin na lang natin yung official announcement ni Commissioner Marshall kung makakabalik na nga si Calvin Abueva ngayong All Filipino. Sinabi ng Alaska team manager na si Richard Bachman na si Sanitos ay officially magre-retire na. Kung inyong maaalala, kinausap ni Coach Jeffrey Carriazo si Sanitos na kung pwede ay maglaro pa ngayong Philippine Cup para makatulong kay Abu Trotter at sa iba pa nilang mga rookies. Initially, nag-agree itong si Sanitos na maglaro ng isa pang conference. Kaya lang nga, nagkaroon ng pandemic at hindi na ito natuloy. Ngayon, mukhang buo na ang loob ni The Boss na magre-retire na talaga. Sa isang statement, sinabi ni Bachman na mag-expand na ang kontrata ni Sanitos ngayong Agosto o pagkatapos ng Agosto at mukhang wala na itong balak talaga mag-renew. Matagal-tagal rin naglaro sa PBA si Sanitos sa Alaska at nahasa siya talaga upang maging isa sa pinakamagaling na big men noong panahon niya. At malaki rin ang naitulong niya to sa mga multiple championship victories ng Alaska kabilang na ang Grand Slam noong mga panahon si Tim Cohn pa ang coach nila. Ngayong mawawala na si Sanitos at pati si Noy Baclaw ay wala na rin, ang role ng pagiging big man ay maiiwan na kay Abu Trotter. Kaya hanggang sa ngayon, ang Alaska Aces ay naghahanda na si Abu Trotter ang maging main man nila sa loob at naghahanap na rin nila sila ng isa pang big man na pwedeng mag-complement dito, either via trade or kung may makuha silang free agent or aabang sila sa draft kung mayroong magiging available. At ang huling nating balita, maraming usap-usapan ngayon na ang Magnolia, Ginebra at San Miguel ay nagkakaroon ng interes sa mga big men dahil kanya-kanyang team ay may sitwasyon. Of course, ang San Miguel Beer naghahanap ng backup para kay Junmar Fajardo at kay Motaw Tua. Si Fajardo ay injured pa at kung iyan ay makakapaglaro, huwag nating asahan na ibababad yan kagad ni Coach Leo Austria. So malamang, si Motaw Tua ang maging main big man ng San Miguel nang medyo mahaba-habang pagkakataon pa. Ang Barangay Ginebra naman, wala si Greg Slaughter at ang sentro lang nila ay si Prince Caperal at si Japet Aguilar na ang posisyon talaga ay power forward. Samantalang Magnolia, ilang beses na nating naibarita na ang team na yan ay nangangailangan talaga ng sentro. So, sa mga available ngayon, sino pa ba ang pwede nilang kunin? Nabanggit na natin ito sa mga nakaraang video yung mga free agents na available katulad ni Raba Aluseni na nasa Kuwait pa rin at itong si Joseph Taha. Pero bukod dyan, syempre, pwede rin kumuha ang tatlong SMC teams ng isang big man mula doon sa iba namang teams. Actually ngayon, kung titignan ninyo, pwede yung dalawang big men ang Rain or Shine na pwedeng pag-interesan ng tatlong SMC teams.
Iyan ay si Norbert Torres at si Jewel Ponferrada. Si Jewel Ponferrada ay isang big man na ang laro ay parang si JR Quiñahan at si Bo Belga. Medyo hindi siya kasing lapad ng dalawa, pero magaling niya sa blocks kung pinapanood niyo yung games niyan at madedepensahan din niyan yung mga kalaban niya pati na yung mga imports. Bukod dyan, ang maganda pa dito kay Ponferrada, meron itong outside shot. Ilang beses ko lang nakita ito na nakakapag-hit ng mga clutch 3-point shots. At magiging magandang backup nito kung mapunta either sa Magnolia, Ginebra or SMB. Malaking maitulong nito doon. At ganun din ang masasabi ko dito kay Norbert Torres. Merong mga games na napapanood ko ito si Norbert Torres, nagiging streak shooter yan sa labas. Although medyo hindi siya masyadong magaling pagdating sa loob, ang laro niyan parang yung big man na may tira sa labas. So kung ang isang team ay kailangan ng isang big man na paminsan-minsan ay pumoposte pero mostly ay titira sa labas para lumuwag doon sa loob, ay malaki may itulong ni Norbert Torres. Pwede yan sa Ginebra, sa San Miguel, sa Magnolia. Actually, kahit doon sa mga ibang teams katulad ng TNT, mapapakinabangan nila ang isang Norbert Torres. Yun nga lang, syempre, hindi yan basta-basta pakakawala ng rain or shine. At sa tingin ko, malabo na pakawala ng rain or shine ang dalawang big men na yan nang walang kapalit. Siguro, kung isa dyan ang ite-trade, pwede pa. Pero, yung papakawalan yung dalawa sa tingin ko ay malabong mangyari. So, kung kailangan ng Norya at ng Ginebra ng isang big man, pwede nilang tignan ito si Jewel Ponferrada o kaya si Norbert Torres. Yun nga lang, kailangan intayin nila kung anong hihingi kapalit ng rain or shine. At bago tayo magwakas, batiin muna natin ulit ang ating mga taga-subaybay. Shout out kay Roger Mungkal at belated happy birthday sa kanyang mother na si Jocelyn Mungkal. Shout out din kay Rafkin Catalan, Rico Serenado, Ron Manubay, Cyril Bantula, Ruben Amarga, Romano Javier, Aaron Pogi, Mark Joseph Vital, Ricardo Robles, Ramon Caburral, John Paul Goza, Rudy Labarda, Salvador Laiga, Delon Saldo, Renjan Rubio, Ray Nalik, Jeffy Jan Resultay, Tirso de los Reyes, Dede Guzman, Sniper Lem, Janet Kadag, Edito Kalagi, William Pabarate, Lolito Kakayan, Ricky Caridad, Anthony Fidelus, Roman Agustin, Rodolfo Placido Tulu II, Christian Arahan at sa kanyang mga anak na si Gabby, Gwen and Jean Mark.